Hey guys, what's up? Welcome to Kaiser Flowers Vlogs with Doob Doob. And for today's video po, this is part actually of my birthday celebration. Alam ko marami pa po tayong mga ano no, hindi pagkakakilanlan. Hindi niyo pa po ako masyadong kilala. So part ng birthday ko, ito po ay mga some information po na malalaman ninyo. Episode 1 pa lang po ito, Get to Know Kai. Umpisan po natin ito nung fetus pa po ako, char lang. Paano ako nabuo, mga ganun. Hindi po, umpisan natin ito para makilala nyo po talaga ako ng lubusan, kung saan ba ako pinanganak or something ganun. May magtatanong po sa atin, hello, hello? Hello, hello. Ayun. Ton-ton po, sa background siya po magtatanong sa atin. And of course, yung nga sinabi ko, you'll get to know me. Apat na episode po ito. Ito po muna ang first episode. Childhood Kai. Ganun. Para sa mga viewers mo at mga followers mo, saan ka pinanganak? Ah, okay. Nasabi ko na ito noon, no? I was born in Quezon City, sa Novaliches po, kasi taga doon po ang aking mother. Ang aking father po is pure Ilonggo. It's just so happy na naghiwalay sila. Hindi na sila masaya sa isa't isa, anong gagawin natin? Aww. Naghiwalay po sila when I was like 4 or 5 years old. Nag-decide po ang aking father na Ilonggo na dalhin po ako sa Iloilo. Tapos, after noon, hindi na po ako bumalik ng Maynila. Maynila ang tawag namin yun. Kahit saan ka man mapunta sa Luzon, Maynila, tawag namin doon. Ayun, hindi na ako bumalik doon. Doon na, nasanay na ako sa Iloilo from 4 years old up until now. Ilongga talaga ako. Kaya, Ilongga talaga ako. Yun. So, Miss Kai, paano yung buhay na nakakaisip ka, lumalaki ka, tapos si father mo lang, si papa mo lang yung kasama mo? Yeah, so growing up, na wala pong mother ay talagang masubo ba, malungkot o hindi ganun. Although, andiyan po ang lola ko, pero alam niyo ba? Pero malungkot po talaga. Siyempre, I've learned some, hindi naman po lahat na ako natutunan ko yun sa sarili ko, pero majority po ng mga nalilearn ko ngayon dahil sa mga na-experience ko, yung mga maling nagawa ko ay nalearn ko yun. Hindi talaga yung may nagturo sa akin. Parang siguro ng mga teenage life ko na, yun, may mga nag-guide na sa akin, may mga nagmo-motivate na sa akin, mga tsahin ko, ganun. Pero growing up, medyo mahirap po talaga ang buhay dahil ang tatay ko nga ay may sakit. Tapos, nag-de-depend lang kami sa mga tsuhin, mga relatives, ganun. Kung siya lang, siya, mahirap po talaga ang buhay. Pero thanks God, yun nga, ka-survive. Kay, nasubukan mo na ba na mahabon ng pamalo nung bata ka? Secret. Yes! Oo, dahil sa sweet corn, walang dyan na yun. Grade 1 ako noon, ayoko pumasok. May baon ako na tang na juice kasi dati hindi ako pinapamuunan ng pera. Ang sweet corn noon, sa kantin, ang sweet corn. Sa kantin, si Nang Mian pa dati yung tinira na. 1 peso, nakatikim ako sa kaklase ko. Ang sarap. Tapos, ayoko pumasok. Hinabol ako ng pamalo ng tatay ko. Siguro buong barangay namin naghabulan kami. Nakonsensya din ako. Hininga lang tatay ko kasi may sakit siya. Tigas ulo. Yun lang. Anong mas madalas mong gawin dati? Maglaro sa loob ng bahay o sa labas ng bahay? Dati, nung maliit ako, sa loob, most sa loob ng bahay. Ang papa ko kasi, since medyo takot siya na kung ano mangyari sa akin, protected ako sa kanya. Bawal dito. Pero naglalaro din naman ako sa labas. Pero may ahanapin niya ako kung saan ka na, saan ka na, kung saan pumupunta pa dun sa kung... Yan lang naman sa kapitbahay. Kaya sa barangay namin, wala talaga ako masyadong kilala. Kundi doon lang sa may vicinity namin or di kaya sa mga malapit namin sa chain ko na area. Pero sa ibang ano, hindi ko talaga alam. Kasi bangat tayo sarhato ako sa tao. Kaya siguro feeling ko nga yung reason bakit nag-anak ako ng early. Alam niyo naman, no? Early pa ako nag-anak. Dahil syempre, namuhaw-muhaw ako ba na naibago ako sa mga bagay-bagay, no sensitivity. Ayun, dahil bawal dito, bawal, ganun na siya lagi. Natakot kasi siya mawala ako dahil ako lang ang meron siya. Meron ka bang naalala na laruan o nilalaro mo na pinaka-paborito mo dati? Laruan ang laro ko dati? Sa totoo lang, wala ako masyadong laruan noon. Hindi ako binibila ng tatay ko kahit laruan. Chinese garter pala. Oo, nabilan niya ako one time kasi nag-iyak talaga. Oh, bilan mo na. I am very good sa Chinese garter. Ah, oh, haba kayo ng legs ko. Dati hindi na nga ako pinapaano nun eh. Pinapasali eh. May Barbie ko nun, plastic pa. Alam mo yung mga, ay, talagang Barbie na Barbie. Siyempre, mahal ang Barbie na hindi naman kaya bilhin yun. Mahirap talaga ang buhay. Pabili pa niya yun ng gamot niya. Isipin niya na naman ganyan. Oo, Chinese garter lang. Yung chineres ko nga dati, may mga sira-sira na eh. Tsaka pa masira, tsaka pa ako bibilhan. Siguro yung Chinese garter.
Di ba, Miss Kay, nung mga bata tayo, malawak ang imahinasyon natin. Mm-mm. Meron ka ba naging imaginary friend? Meron. Meron ako ng imaginary friend. Kasi ito na nga, di ba, growing up, ako lang mag-isa. Sa kwarto ko dati, old house yun ng mga lolo at lola ko, meron doon built-in na cabinet na may built-in mirror din. Na naka ano sa wall, built-in cabinet, built-in mirror lang, wala siyang cabinet, naka ano doon, nakadikit sa wall mismo. Ngayon, kinakausap ko, hindi ko alam kung sino kong sarili, kasi nung ngayon na-realize ko na sarili ko lang naman pala yun. Oo, kinakausap ko siya, siya ang maging best friend ko, kaya hanggang ngayon, kahit mag-isa ako ng mga ilang araw sa loob ng bahay, sanay ako mag-isa. Miss Kay, masipag ka ngayon, di ba? Siyempre, minamaliit nila ako, kaya kailangan ko magsipag. Eh, nung bata ka ba? Masipag ka? Ano yung mga ginagawa mo sa gawaing bahay dati? Tamad po ako. Mag-isa po akong bata sa bahay. Isang arte ko lang noon. Maawa na sa akin ang lolo ko. Sabihin na naman, gawin niyo na lang. Sabihin niya sa papa, huwag mong bilhin nilang bata. Kahit maligo noon, tamad ako. Iyak noon. Biyernes ngayon. Pag Biyernes at Martes, excuse ko yun para hindi makaligo. High school ako noon, excuse ko yun. Tapos ipilitin na nanay papa na maligo ako. Tapos sabihin ni Lolo, huwag mo pilitin, mamaya magkasakit pa yan. Naalala mo na pinakamalalang nagawa mo? Napatrouble ka ba? Or yung mga ganun bagay ba? Ano yung naalala mo? Ah, yung first time ko uminom ng gin pomelo. Nauso yun, high school ako. Isang shot ko lang na ano ako. Kasi ano, graduation yun. Yun yung pinaka ano talaga hindi ko makalimutan. Ay, marami akong memories nung bata ako. Pero yung high school ko talaga, kasi grabe talaga napagalitan ako ng tatay ko. Kaya hindi po ako masyadong ganun kahilig uminom. Kasi hindi po ako nasanay talaga na uminom. Hanggang wine-wine lang ako. Yun talaga, isang shot lang na lasing ako. Pero ngayon din naman, mga isang baso lang lasing na agad. Napagalitan ako, inanap niya ako, nagtago ako. Hanggang matagal kami naghanapan, nagtago pa ako noon sa may mangga. Hindi niya alam kung saan ako. Kasi binalita pa naman ng chismosa kung na ano, na classmate. Na ay nalasing yun si Kay, Kikay. Si Kikay nalasing yun. Oh. Yun. Kinabukasan, pinagalitan ako. Tapos meron pa isa, nang huli kami ng palaka sa bukid. Kasi tag-ulan nun. Tag-ulan pa naman, may makidlat-kidlat. Takot yan si papa ko. Tapos hinanap niya ako, umuulan. Wala ako sa bahay. Eh, inaya ako ng mga lalaki kung mga kababata noon. Shout out kay Kano, kay Tuloy. Yung mga... at kay Nonoy, at kay Ransley. Makasama ko dati mga lalaki, kaya medyo lalaki ako gumalaw, no? Sila yung mga second cousin ko at mga kapitbahay ko. Wala kasi babae noon. Time na yun, kaya tibo-tibo lang ako minsan noon. Sila mga friends ko noon, kababata ko, pumunta kami sa may bukid. Namaka kami, tawag doon na malaka kami. Ako ang taga-bantay, sila ang taga-Luzon, ako ang taga-bantay. Pag nag-shoot na doon sa may timba, yun. Pagalitan ako ng tatay ko kasi after noon, nabi kong ano yung lao-lao ba? Lao-lao, ano yung lao? Putek-putek! Diyos ko naman, oh. Daming putek. Ayun, tapos sabi niya, hindi ka pala may paano. Ano, no, dami yung sinasabi. Pero hindi naman ako na anon, papa, pinapalo niya lang ako noon. Pero very, very light lang. Ay, alam namin, napakatapang mo, di ba? Ngayon lang, oo. Pero nung kabataan mo ba, meron kang kinatatakutan? Meron, si papa. Takot na takot ako dati sa tatay ko. Kasi pag nilakihan lang ako ng mata, alam ko na naintindihan ko na. Kaya na-apply ko rin yan ngayon sa anak ko. Pag lumaki ng mata ko, alam na nila. Oo, takot. Pero yung mga takot na iba, wala, sa kanya lang ako natakot. Hindi siya nagsasalita, pero pag ayaw niya, talagang sumunod ka. Pasaway ako noon. Binibreak ko yung rules niya minsan. Tapatara sa is na sa bahay. Sabi, lapa. Burn. Lahat-lahat ng yun, ano naman yung pinaka-naalala mo na fondest memory o happiest memory mo nung kabataan mo? High school life ko. Nung kabataan ako, ang pinakamasaya, ang pinakamasayang moment po ng life ko sa totoo lang is with friends. Siyempre, wala akong buong pamilya. Hindi kami, wala akong buong family na yung sabay-sabay kayo kumain. Hindi ko masyado naranasan noon. Tapos yung mga gatherings or ano, hindi ko talaga naranasan. Yun ang happiest memory ko nung kabataan ako, to be honest, is with my high school friends. Shout out sa inyo dyan. Supportahan ako until now, no? Yun, sila talaga kasi nakakilala sa akin. Until now, Ninong at Ninang nung ni Maika. Ayun. Ang happiest moment ko sa kanila. Nung lalabas kami magbe-beach, kakain sa labas, or mag-disco kasama sila, yung mga kasinungalingan nila para mapayagan ako ni Papa. Mga ganon. I really feel happy before kung kasama ko sila. Pag sa bahay, boring. Ako lang kasi mag-isa, wala po akong kapatid.
imagine nyo yung buhay na ganun. Tapos mga matatanda kasama mo. Apat kami sa bahay, si Lolo, si Lola, si Papa at ako lang. Oh, tapos boring. Tapos ayaw pa lumabas. Yun. So, masaya ako kapag kasama ko yung friends ko, no. So, that's it muna, guys, no. Abangan po ninyo ang part 2 kung ano na naman pag-uusapan, no. Anong level na naman ng life kong pag-uusapan. I think ang susunod natin pag-uusapan ay ang aking early pregnancy, pagka-teenage mom ko ninyo. Abangan po ninyo ang part 2 po nito. Until next time, maraming salamat po. Much love and God bless. Mwah! Bye!